mga bossing ko, ha? Yung tao niya, masera sa lahat ng bagay yan. Ang gusto niya, perfecto lahat. Lalo na sa pagluluto, ha? Ganun na ba? Oo. Boss, siguradong matutuwa po kayo dito sa sales report natin ngayon kasi po, mas mataas po ito kumpara nung last month, eh. Oo, boy. Alam mo ba kung bakit paborito ko ang Pasko? Siyempre po. Kasi masaya, maraming handaan, may mga regalo, mayroong mga aginaldo kala ninong-ninang. Sirit na lang ho. Baka magkamali ako ng sagot sa mablay pa. Dahil ang sabi nila, ang Pasko ay para sa mga bata. Sa buong taon, pinakamaraming regalong natatanggap ang mga bata tuwing Pasko. Tanong sa tingin mo ang paboritong regalo na ibinibilis kanila? Mga laruan po. Yeah, that's right. Toys! Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ganito kababa ang sales ng toy store ko. Pasko ngayon! Dapat triple ang kinikita ko kaysa dyan sa pinapakita mo sa akin. Mas mataas na po ito kumpara nung... Hindi ako kontento. Ibig sabihin lang ito. Ikaw at yung mga tao mo hindi nagtatrabaho ng maayos. Sir, kasi po, kulang mo talaga tayo sa tao, eh. Marami mo kasing mga nag-resign, tsaka yung pong mga sinisanti ninyo, marami din po, eh. Oh, kasalanan ko pa ngayon? Yung mga taong nag-resign, hindi sila karapat-dapat magtrabaho sa akin. Lalo naman yung mga taong sinisanti ko. Buboy, sinisiguro ko sa'yo, hindi sila makakatulong. Mas problema sila kay solusyon. Are you the best? Sa abot po ng makakaya ko. Hindi ko gusto ang sagot mo, Father. Parang alanganin ka sa sarili mong kakayahan. Ano sa tingin mo, Gwen? Boss, bakit di natin siya bigyan? Sige. Tanggap ka. Pero under probation, subukan natin ang galing mo. Makakaasa po kayong paghusayan kong trabaho ko. Sir, maraming salamat po. Ako si Jeff, but everyone calls me boss. At yun ang itawag mo sa akin. Opo, boss. Pinipiliin niyo ako. Ito po ang bibiliin kong laruan. Oh, yan? Sige, sampa dyan. Sampa dyan yung maganda. Gwen. Boss. Sino yung batang yan? Boss, pasensya na ho. Anak ko po siya, si Santino. Alam ko na ang solution sa problema natin. Alam ko na kung paano maipabenta ang mga laruan. Santino. Nakikita mo ba lahat ng laruan dito? Pumili ka ng gusto mo. Talaga po? Oo, kahit ano. Sige, Nana. Pumili ka doon ng gusto mo. Ito po. Tsaka po ito. Salamat ka, anak. Salamat ito? Po. Sige. Feeling ko, ang kulang sa atin, hindi tayo nag-iisip na parang mga bata. At para mas bumenta tayo, kailangan natin sundin ang opinion nila. Santino, gusto mo to, di ba? Opo. Mag-order pa tayo ng marami nito. Tapos i-display natin sa lahat ng sulok ng store. At tatawagin natin ito, Kids' Choice of the Day. Hmm? Klaro? Robert? Kailangan ko makusap si Robert dahil bibigyan ko siya ng instructions. Hindi mo nga pwedeng kausapin si Robert. Bakit hindi? Bakit may plano ka na ba? Kapag ko hindi ko yung pwedeng pabayaan. Hindi ko pwedeng pabayaan mag-blockin sa kulungan. Akin yan! Babe, ano ka ba? Hindi ka nga pwedeng bumagsak kasama niya. Dahil kung hindi, pare-pareho tayong kawawa. Alam mo, kailangan mo talaga mapag-isipan to ng mabuti eh.
kailangan mong mapaniwala ang lahat ng tao na hindi ka kasama sa mga kalokohan niya. Kaya ang mabuti pa ngayon, habang wala pa tayong plano, eh wala pa muna kayong komunikasyon. Lumakas ang sales namin dahil sa tulong mo, Sandy. At dahil dun, may premyo ka sa akin. Sa akin na po ito? Hindi. Pero pwede mong hiramin pag nandito sa loob ng toy store. Talaga po? Oo naman. Basta lagi mo akong tutulungan pag kailangan ko ng tulong mo. Total, lagi ko naman kasamang tatay mo. Okay lang ba yun, Jose? Okay lang, sir. Ikaw, Santino, okay lang ba yun, sir? Opo. Okay lang po sa akin, Boss Jeff. Tutulungan ko po kayo. Salamat. Boss, excuse me po. Pero mapapaalam po sana ako eh. Pwede po ba ako mag-undertime? Kasi po, magpapacheck up po sana ako eh. Well, kung hindi ako nagkakamali, nag-undertime ka last week dahil kailangan magpa-check up, diba? Opo, boss. Well, baka naman kailangan mo na ng mahabang pahinga. Gwen? Yes, boss. Kausapin mo si Buboy. Opo. Bigay mo na lahat ng natitira pa niyang sweldo. Alam mo, pahinga ka na lang. At huwag ka na bumalik dito. You're fired. Eh, karamihan talaga ng mga trabahador dito. Kailangan talagang tiisin yung ugali niyan. Ang hirap na nang maghanap ng ibang trabaho ngayon eh. Matanong ko nga kayo. Meron ba tumagal na empleyado yun si Boss Jeff? Oo, meron. Si Gwen. Kaya bumaba ang sales ng toy store ko dahil sa working attitude ng mga empleyado niyan. Ano? Akala nila manaloko nila ako? Dahil pilay ako? Ibinibigay ko ang lahat-lahat ko sa toy store na to. At hindi lang isang simpleng empleyado ang sisira nun. Baka naman kasi hindi na po masaya ang mga empleyado natin, kaya nagkakaroon po ng problema ang working attitude nila. Ang ibig mong sabihin nun? Hindi sila masaya sa palakad ko? Hindi naman po sa ganun, pero... Toy store ko to! Negosyo ko to! Ako ang nagpapasweldo sa kanila. Dapat sila ang sumunod. Opo, pero... Don't stop! Tama na! Ayoko nang marinig mga sasabihin mo. Sinusweldohan kita bilang personal assistant ko. Hindi ko kailangan ang opinion mo. Sige na, umulis ka na. Kuya! Kuya! Hayop ka. Kuya, sorry. Hindi mo man lang ako nirespeto? Ha? Mayor ako na itong bayan na to! Dito ka pa nagkalat ang lagim! Sa mga iligal na sugal mo! Sakyan mo na lang. Ako bahala sa'yo. Simula ngayon, wala na ako kapatid! Mabubulok ka dyan. Wala na akong kapatid. Kuya! Kuya! Eh, tay, kung pagalingin ko po kaya si Boss Jeff. Anak, hindi pwede mangyari yun. Delikado yung gagawin mo. Di ba nga nagtatago nga tayo? Pag pinagaling mo si Boss Jeff mo, at nalaman ng tao may kakayahan kang manggamot, eh, hindi malayong makarating yung balitang yan sa mga tao naghahanap sa'yo. Pero, tay, pag natulungan ko na si Boss Jeff, magiging masaya na siya. Magiging masaya na yung mga tao sa paligid niya. Si Kuya Buboy, si Mang Milo, tapos si Ate Gwen, yung mga tao sa toy store, lahat sila hindi na malulungkot pag natulungan ko na si Boss Jeff. Kino, hindi pwedeng malaman ng tao na nakakagamot ka. Naintindihan mo ba? Ha?
tomorrow. Pagalingin niyo po si Boss Jeff. Naniniwala po ako. Mabait po siya. Nahihirapan lang po siya sa kalagayan niya. Kaya po siya malungkot. Pero bro, pag napagaling niyo na po siya, magiging masaya na siya. Pati po yung mga tao na tatrabaho para sa kanya. Isa na lang. Yeah. Di ba, anak, sinabi ko naman sa'yo na delikado na malaman ng tao na nakakagamot ka? Paano na lang kumasundan tayo ng mga taong humahabol sa'yo? Sorry po, Tay. Pero naisip ko, pag natulungan ko si Boss Jeff, marami din ako matutulungan ang iba. Tsaka hindi naman po niya alam na ako po yun eh. Wala po nakakaalam nun. Nagpapasalamat kayo eh. Kasi nakakapaglakad na si Boss Jeff. Oo. Tama si Santino. Alam nyo, ngayon ko lang talaga nakita yan ha. Nakangiti. Pero titiyak ko, walang masisisante sa araw na ito ha. Sa araw na ito ay paano bukas? Hindi ko naisip ang nangyari. Baka may nakipakit siguro na... Ganito pa lang ginagawa niyo dito. Oras ng trabaho nagchichismisan kayo? Kung hindi pa ako nakalakad, hindi ko mapapasok to. At hindi ko malalaman ang kalokohan niyo. Simula sa araw na ito, ayoko nang makakakita ng mga nagchichismisan dito. And I want everyone to watch out. Dahil ngayon nakakalakad na ako, mas mababantayin ko na kayo. Walang makakalusot sa inyo. Klaro ba? Yes, boss. Yes, boss. Mga kababayan, hindi po ganun kadali na kumarap sa inyo ngayon dahil sa mga bagong pangyayari. Matagal po ako nag-isip para aminin sa inyo, totoo po na kapalit ko si Robert. Siya po ay nagtrabaho kay Doña Anita
Dahil sa kagustuhan ay ipagigante ang nangyari sa aming mga magulang. Mapaparusahan po ang may kasalanan. Mahal ko si Robert. Mahal ko ang kapatid. Pero dahil sa ginawa niya, ngayon po ay wala na akong kapatid. Dahil ako'y dinamay niya, dinamay niya ang bagong pag-asa. Kaya simula itong araw na ito, mahal kong mga kababayan, wala na akong kapatid at magbabayad si Robert sa kanyang mga kasalanan. Oh, magdadagdag po tayo ng oras, boss? Oo. Oh. Bukas ang store natin hanggang midnight. Dagdag oras, dagdag heat. Boss, ibig sabihin, dagdag trabaho din para sa mga empleyado natin? Hindi o ba kulang po tayo sa mga tao? Eh di mag-double shift yung iba. Dagdag na sweldo sa kanila. Kunin na lang natin siguro mula sa Christmas bonus nila. O ano? May reklamo ba kayo? Oo. Wala po. Bro, tulungan niyo naman po ko na tulungan si Boss Jeff. Sana makita niya po na nahihirapan yung mga tao nagtatrabaho para sa kanya. Tsaka sa mga ginagawa niya. Sana bro, hindi lang po yung pa niya mapagaling niyo. Sana po, pati kalooban niya. Thanks bro. Santino. Boss Jeff, bakit po? Sino si bro? Si Jesus po. Bakit po? Narinig kita kanina nagdadasal. Sabi mo, sana mapagaling ni bro ang kalooban ko. Bakit ganun ang pinagdasal mo? Sa tingin mo ba ay mamili sa akin? Pwes, opinion mo yan. Bahala ka. Mayor. Oh. Ano, Mario? Akala kasi iniisip mo na makakalusit ka na dahil sa pinutol mo na ang kaugnayan mo sa kapatid mo. Pwes, Mayor, nagkakamali ka. Dahil alam ko na may kinalamang ka sa operasyon ni Robert. Mukha bang malabo ang sinabi ko kahapon at hindi mo naiintindihan. Mario, ang sabi ko, ako mismo, kinalimutan ko ng kapatid ko para mapatunayan na inosyente ako sa mabinibintang sa akin. Pero kung ikaw, pakiramdam mo, kulang pa yon. Malaya kang imbestigahan ako. Asikasuhin mo na yan para wala na tayong problema. Bakit po kasi hindi na lang natin ibigay ang lahat ng SSS benefits ng mga empleyado natin, boss? Matagal ko nang sinasabi sa inyo yun eh. Makakatipid tayo kung hindi eh. At isa pa, hindi naman lahat sila maglo-loan or mangangailangan ng benefits ng SSS. At tutulungan naman natin sila kung kailangan nila ng pera. Pero boss, hindi tama eh. Kung gusto nyo, i-fire nyo na lang ako kesa magsinungaling na naman ako para pagtakpan ang mga ito. Sige, sabi mo. I-fire. Boss. Alam mo naman ang rule ko. Kung hindi mo na kaya, o kung hindi ka masaya, malaya ka makakaalis. But I was just trying to make a point. Well, point taken. Salamat sa serbisyo mo. Magkakaalis ka na. Tutal, madali naman sa akin makahanap ng kapalit mo eh. Boss Jeff? Santino! Halikin dito, sandali. Tingnan mo ang interior design ng bagong branch ng Toy Store. Kailangan ko ang opinion mo kung magugustuhan ba ito ng mga bata. Boss Jeff, totoo po ba yung sabi ng mga empleyado mo? Naloloko niyo daw po sila? Hindi niyo po binibigay yung dapat para sa kanila? Hindi totoo yan. Huwag kang naniniwala mga sinasabi nila. Sila ang nanloloko sa akin.
sinusweldohan ko sila. Pero hindi nila ginagawa ng tama ang trabaho nila. Boss Jeff, nahihirapan na po sila. Di po ba kayo nahahawa? Hindi ka ba talaga marunong makinig? Sinabi ko na sa'yo, huwag kang nakikialam sa mga bagay na wala kang alam. Boss Jeff, akala ko, pag umalim na po kayo, magiging masaya na kayo. Hindi na kayo malulungkot. Hindi na kayo magagal sa mga taong nasa paligid nyo. Hindi nyo sila papahirapan. Wala po ba kayong malasakit sa kanila? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi mo ako kilala. Wala kang alam sa akin. Hindi mo naranasan ang pinagdaanan ko. Umalis ka na. Alis! Father Jose, parang wala ka namang sakit. Wala po, boss. Well, kung ganun, ba't di mo ginawa ang trabaho mo? Gusto mo bang masasante? Hindi na po kailangan, boss. Anong kalokohan to? Boss, okay lang na ako mahirapan. Dahil kailangan ko ng trabaho. Minsan gusto ko magsalita, pero kailangan ko manahimik para sa anak ko. Pero ito, boss, hindi ko palalampasin. Umiyak yung anak ko dahil sa'yo. Dahil pakialamero siya! Hindi siya pakialamero. Gusto niya lang sabihin yung nakikita niya mali. Katulad niyo. Nakikinig kayo sa opinion ng anak ko. Katulad niyo sa toy store. Pero may mga opinion siya na hindi ko kailangan marinig. Bata lang siya, Father Jose. Tingin niya ganun kasimple ang lahat. Maraming bagay na hindi pa rin niya naiintindihan. Minsan, boss, ganun lang kasimple ang mga bagay. Pero hindi nyo lang nakikita. Tulad ko, pag nasaktan yung anak ko, aalis ako. Ganun lang kasimple yun. Father Jose, kailangan ko si Santino. Kung kailangan ko mag-sorry, gagawin ko. Pero may mga bagong selection ng toys na kailangan pagpilian. Kailangan ko ng opinion niya. Nagpapakumbaba ka para sa opinion ng anak ko? Ganun ba kahalaga yun? Alam mo namang tumaas ang sales ng toy store ko simula nung kinuha ko si Santino bilang consultant ko. So please, Father Jose, please don't make me beg. Magandang gabi po, Mayor. Sabihin niyo, Tomaro, nababala mo ako sa bahay ko. Mayor, may search warrant po kami para halugugin ang bahay. Sisira ba ulo mo, Mario? Search pag warrant. Pag-iwala niyo to, magkakagulo tayo. Kapag hindi niyo nirespeto ang search warrant na to, mapipilitan kaming arestuhin kayo. Sige na, Dante. Umpisa ng search. Tara, pasok. Kayo dalawa sa taas. Kayo, doon kayo sa may bandang likod. Oo, no, Mario. Masaya ka na. Wala ka nakita dito sa bahay ko. Siguro naman eh, titigilan mo na ako sa harassment mo dahil napahiya ka na eh. Hindi ba? Mayor, marami po salamat sa oras niyo. Pasensya na rin po sa abala. Tutuloy na po kami. Mario. Pero sinisiguro ko sa'yo. Kita tayo ulit. Hindi ka mananalo sa akin, Mario. Nung nakita kita ang kinabahan kanina, manalo na ako. Sige po, Mayor. Maraming po salamat ulit. Tilde. Ano tong kalokohan to? Ba't di kayo nagpapapasok ng mga customer? Hindi na kayo magkatrabaho, boss. Hanggat hindi nyo kami tinatrato ng maayos, di ba mga kasama? Oo, tama. Ibigay mo muna ang tamang benepisyo namin at ang contribution namin para sa SSS. Tamang oras ng trabaho, di ba mga kasama? Oo, ma'am. Hindi na kayo papapi sa'yo, sumusobra ka na eh. Hanggat di mo binibigay mga gusto namin, tigil trabaho kami. Di ba mga kasama? Hindi ko lang ito! Ilang oras ang sinayang nyo? Bumalik na kayo sa trabaho at palalampasin ko na ito. I'm willing to let this go.
I'll give you a 3-hour deadline. Tatlong oras para magdesisyon. Yung mga babalik, patatawarin ko. At yung mga hindi, pwede nang umalis. Wala na kayong trabaho. Di mo na kailangan maghintay na 3 oras kasi resign na ako. Kayo! Hindi pa kayo sasama sa mga umalis? Boss, dito ako. Kasama ng anak ko. Sige, oh. Pero, boss, paano to? Hindi ko isusuko ang kaisa-isang bagay na meron ko. Sir Jeff, tulong po kami. Di ba tayo? Oo naman. Tutulungan natin si boss. Nahimik kami ng asawa ko, pinasok kami ng mga tao mo. Buntis si Tilde! Paano ko nakunan yun, Hepe? Pasensya na, Mayor. Merong court order eh. Wala akong magawa. Hepe, hindi ko pala nagpasin to. Gusto ko ipatapon mo si Mario. Oh? Inipat mo siya. I-transfer mo ng ibang destino. At kapag nagkasalubong tayo dito, dapat wala na si Mario sa bagong pag-asa. Hello? Oh, Hepe. Hello, Mario. Si Mayor, pinapatanggal ka dito. Pinapalipat ka sa ibang destino. O, ngayon alam mo na, ikaw nang bahalang gumawa ng paraan, ha, para mapigilan to. Sige po, Hepe. Salamat. Pero huwag kayong mag-alala. Bago niya gawin yun, mapapagsakin ko muna siya. Sige po. Si Ana daw na aksidente. Ano? Ano nangyari? Nasaan siya ngayon? Hindi ko nga alam eh. Ang sinabi lang sa akin, bumili lang daw sa tindahan, tapos nabundol yata ng tricycle, dinala na ata nila ngayon sa ospital eh. Buboy, Mang Nilo, puntahan niyo na po yung bata. Kami na bahala ni Santino dito sa tindahan. Sige, salamat po, Father. Maraming salamat, Father. Pupuntahan ko si Boss. Uutang ako. Pero sa ngayon, tumakbo ka na sa ospital. Hintayin niyo ako doon. Ha? Boss, sige na. Sige po. Sige, takbo na. Father, sige po. Sige po. Boss, emergency lang po talaga. Kailangan na kailangan po ng apo ko. Sigurado ka bang para sa pang-ospital to ng apo mo? Boss, bakit naman po magsisinungulin ako sa inyo? Sige. Gusto kong makita yung hospital bill. Kaya, listahan ng magagastos niyo sa hospital. Boss, yung pong panggasok, kailangan ko po yun ngayon. Oo nga. Kaya nga, dalhin mo nga ngayon ang babayarin niyo sa hospital. Kung hindi niyo ako tutulungan, hindi niyo ako papiramin, diretsuhin mo ako! Ang hirap sa'yo! Wala kang tiwala sa kapwa-tao mo. Mababatingin mo sa mga katulad ko. Kung wala kang tiwala, ay yung malasakit wala ka. Sinisigaw mo ba ako? Ikaw ang nanghihiram? Ikaw pa ang galit? Namibiligro ang apo ko. Pumunta ako dito sa iyo. Sabog tiwala, tutulungan mo ako. Ano ginagawa mo? Pinaglalaroan mo ako. Umanap ka, Maripan Rider. Ang iyong pagdarama.
Thank you po. Niligtas niyo po yung apo ni Mang Milo na si Ana po. Sana gumaling na siya kaagad para masab po yung Pasko niya at saka yung birthday niya. Tsaka sana po tulungan niyo din akong tulungan si Boss Jeff sa mga problema niya. Santino, anong ginagawa mo? Tutulungan po kayo ni bro. Sino nagsabi sa'yo na kailangan ko ng tulong? Hindi ko kayo kailangan. Wala akong kailangan. Huwag niyo pong sabihin yan. Iwanan niyo ako kung gusto niyo. Kaya ko na ang sarili ko. Kung nung dati na baldado ako, kinaya kong mabuhay at maging successful. Ngayon pa na nakakalagad na ako. Hindi ko kayo kailangan. Naintindihan mo? Ha? Naintindihan mo? Wala akong kailangan. Umalis kayo kung gusto niyo. Santino. Santino, halika na. Sa tingin ko naman po, nagawa ko na lahat ng paraan bilang isang pulis. Isa na lang po ang naiisip kong pwedeng daan para mapanagot si Mayor sa mga ginawa niya. Mayor? Talagang tinuloy mo ang paglaban sa akin, ha? Siguro naman kilala mo na ako, Mayor. Kapag sinabi ko, ginagawa ko. Sa dami na sinasabi mo, hindi ko na matandaan ko alin doon. Puro kasi at sati. Sige, Mayor, huwag mong seryosohin ang sinabi ko. Pero bumagsak na ang kapatid mo. Kaya ikaw na ang susunod. Tuloy mo, Mario. Sige lang. Tuloy mo lang. Babe, diba? Sinabi ko sa'yo, akong bahala sa'yo. Pababanguhin ulit natin ang pangalan mo. Ano yan? Pamasko ni Mayor Enrique Rodrigo sa bagong pag-asa. Dahil mahal namin kayo. Kalinga. Ibon saya-saya, no? Ang dami na nating napuntahang bahay. Tapos, ang galing talaga ng naisip kong gimmick, ha? Isipin mo, lahat ng pamilya na puntahan natin, sobrang natutuwa sila dahil pinuntan natin sila ng bisperes ng Pasko. Uy. Hindi ka naman dyan. Sige na, hindi ka naman pwedeng umarap sa mga tao na malungkot ka. Na, naisip ko na kasi si Rico eh. Alas lahat nga ito ng pamilya sa bagong pag-asa. Napunta na natin. Yung anak ko eh. Hindi ko malang matalaw. Sarili kong kapatid, hindi ko mabisita. Bro, maraming pong salamat sa gabi nito. Maraming pong salamat sa mga regalong binibigay niyo sa amin. Sana po, maging masaya po ang lahat ng tao ngayong gabi ito. Sana din po, lahat ng hindi pa nakakakilala sa inyo, sana makilala nila kayo. Kasi po, sabi niyo, nasa puso kayo ng lahat ng tao. Kayo po ang nagregalo sa amin ng pagpapatawad at pagmamahal. Are you? Paolo na. Stella. Mario. Hindi, hindi pa ako nakapagpunay. Napadaan lang eh para bigay ang regalo ni anak? Rico?
Pasko ngayon. Batiin mo malang ang daddy mo. Come on. Merry Christmas, anak. Merry Christmas rin po, Dad. Tita Tilde. Sana po, wala nang pamilya magkakaiwalay. Sana, walang kahit isang malulungkot. Sabi po ni Tatay, panahon ngayon ng pagbibigayan. Wala na pong away-away. Sana po bati-bati na ang lahat. Marami po akong kilala na alam kong nahihirapan sa buhay. Alam ko po, hindi nyo sila papabayaan. Lalo na ngayong Pasko. Higit po sa lahat, sana po ang bawat tao hindi makalimutan na kayo ang dahilan ng Pasko. Masayang-masaya po ako. At naging kaibigan ko po kayo. Mamahalik sa akin. Balikan ang nakaraan. Kahit pa nasasaktan, muli't muling babalikan. Ngayong Pasko'y sumapit na naman. Muling mag-iisa at mamumuli na sa pag-ibig mo na hanap ko sana. Happy birthday, bro! Happy birthday, bro! Okay, kain na, kain na! Oh! Oh, Father Chi! Si Santino po, nasa telepono! Ano? Santino! Oh. Father Santino! Hello, Fathers! Merry Christmas po! Hello, Santino! Merry Christmas! Mga Fathers, si Santino! Merry Christmas! Merry Christmas! Mga Fathers, Merry Christmas po! Miss na miss ko na po kayong lahat. Huwag po kayong mag-alala sa amin ni Father Jose. Okay lang po kami dito. Sigurado po magkakasama-sama ulit tayo. Merry Christmas po! Merry Christmas, anak. Mag-ingat kayo, ha? Ngayong Pasko'y sumapit na naman.